This is Per Martinez. I am the founding chair and the shareholder of Eastern Petroleum Group and also the founding chairman of the Independent Philippine Petroleum Companies Association. Itong programang ito ay ginawa para pag-usapan ang tungkol sa lahat ng klase ng enerhiya, which is composed basically of two major components. Power, yung pong elektrisidad na dumadaloy sa bawat bahay, sa factory, na nagbibigay ng enerhiya sa ating mga kababayan. At pangalawa ay ang alam na alam nyo na, oil pricing. At gasolina, langis na araw-araw naman ginagamit ng lahat. Simula sa mga namamasada, sa mga transportasyon, at sa ating sarili na mga sasakyan. Kaya itong programang ito hitik na hitik sa impormasyon na magagamit ninyo, especially kung anong magiging lagay ng presyuhan ng diesel, ng gasolina, ng kerosene na ating ginagamit. Kaya napaka-importante, maraming nagsasabi, sana nalaman ko no, na tataas. Ako sana'y nakapag-pultang. Meron naman sana, hindi na ako nag-bumili ng marami kung alam kong malaki pala ang ibababa. So, ito pong programang ito is very timely at maniwala kayo sa 30 years na karanasan ng inyong abanlingkod. Ay masasabi ko po sa inyo kung ano ang mga importanteng impormasyon na makapagbibigay sa ating mga motorista, sa ating mga industry captain, sa ating mga ordinaryong nangangalakal, nang sa ganun ay magkaroon ng magandang impormasyon. At the end of the day, it will hit or increase your pocket, sabi nga, no? Information is very critical nowadays, especially nasa sa cellphone nyo lang yan, pwede nyo kaming i-download at sa konting panahon lang, malalaman nyo na lang kung ano ang perspective natin next week, no? At sa ngayon niya, pwede ko nang bigyan kayo ng tip, ano? Na huwag muna kayong magpultang, no? Kasi malamang yung naging pagbaba last week, nung pong Tuesday, this week, ay baka masundan ulit, no? Sa susunod na Tuesday. Kaya I'm cautioning you, huwag kayong masyadong magpultang dahil sigurado ako na magkakaroon ulit ng rollback. So, yan po ay sa perspective ng petrolyo at marami namang nagtatanong, ano, bakit ba tumataas at bumababa? At especially nitong nakaraang 3 months, no? Simula nung Enero, actually, nagsimula pa tayo nung Enero, simula nung pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong February, ay sumipa na ng husto. Kasama rin yan yung speculation, pero kasama na rin tuloy-tuloy talaga yung nagkulang ang supply. Dalawa lang naman po ang bagay eh. Meron tayong tinatawag na law of supply and demand. At bagaman at yung iba hindi masyadong naiintindihan yan, akala nila batas yan. Yan po ay isang batas ng economics na hindi naman inakda ng kung sino man. Sinasabi lang, pagka marami ang namimili kaysa sa mga bumibili, talagang may tendency na pagka maraming namimili, ay tataas talaga ang presyo. Para din po yan pagka sa panahon ng mangga at nagkasabay-sabay ang ani, talagang bumabagsak ang presyo sa palengke. Ganon din po naman sa ibang klase ng mga produkto. So sa petrolyo po, ganyan din po ang nangyayari sa atin. Kaya ang ibig kong sabihin, itong mga nakaraang simula nung January nung nagkaroon na ng speculation na tataas ang demand dahil sa kulang ang supply, yan exactly ang nangyari mga kababayan. Kaya ngayon, dati sanay kayo maglagay ng 35 pesos hanggang 40 pesos lang sa diesel. Ngayon, ang pinakamurang diesel na nakita ko eh 77. Ano po? Sa iba, 81. Pagka kayo'y magtataka, bakit naman dito sobrang mahal? Isang factor po mga kababayan, mahal ang renta. Kaya huwag kayong magpapagasolina bagay sa major thoroughfare.
Kagaya dyan sa EDSA, sa buong Pilipinas, sa Makati, ang pinakamahal ang gasolina. Tandaan po nyo yan. At pag pumunta kayo sa medyo liblib na puok, kahit dito sa Metro Manila, mapapansin ninyo ang laki ng diferensya. At hindi naman sa kinakampihan ko ang aking mga kasama, pero pagka nakita nyo, Independent Petroleum Association miyembro yan. Ano-ano po yun? Andyan yung Unioil, andyan yung Eastern Petroleum, andyan yung Flying Bee, saka yung iba pang mga Sea Oil, makakaasa kayo. Medyo piso hanggang 2 piso ang diferensya niyan. So, yan mga kababayan ang nagiging diferensya. 100%. Ibig ko sabihin ay 99.99% ng ating kinukonsumo ay imported. Wala po tayong sariling oil well. Kung nagkaroon man, ay bahagyang-bahagya lang. Pero sa ngayon, 100% po ng ating ini-import, either crude, yung hindi pa po refined, at saka yung finished product na gasolina, diesel, kerosene, yan po lahat ay imported. Sa makatuwid, ang ginagamit natin ay dollar. So, ngayon, magkano ngayon ang dollar? Nag-deteriorate po ang ating dollar ng halos 10% na. Simula nang pumasok, halimbawa, dati 51, 52, ngayon po 57 na nagsara. At mayroon nagsasabi, intayin natin ang pagpasko sapagkat magbabalikan at yung mga OFW magpaparating ng kanilang mga remittances, which is true, no? Sana bumalik at least sa 55 or 54 kasi ang pinambibili po natin ay dolyares at makakatulong yan. So, yan ay maganda para sa mga nag-e-export. Sabi ng mga exporter, happy sila, tataas daw ng 10% ang kanilang export. Pero paano naman sa ating mga nag-i-import, kagaya ng gasolina, kagaya po ng gatas, kagaya po ng iba't ibang mga produkto na kinakain natin. Kaya yun naman ang, kaya pag napansin ninyo, bakit nagmamahal ang gatas, nagmamahal yung mga dairy products, ay dahilan nga dyan sa imported din yan at ginagamit natin ay dollar. So, ngayong sa pagtaas ng presyo, again, ang tanong, ano naman ang koneksyon po ng gera? Well, kung natatandaan ninyo, dati ang Russia po ang second largest producer ng krudo sa buong mundo. Ngayon, sasabihin, hindi naman direktang nag-aangkat ang Pilipinas sa Russia. Totoo po yun. Pero, yung pong mga bansa na nagre-refine ng produkto natin, kagaya ng Korea, kagaya ng China, na pinagkukunan natin ng finished product, pati kay Singapore, nang meron pong nanggagaling dyan sa Russia. Nagkaroon po sila ng tinatawag na panic, ano? Dahil sa binan sila ng Europe sa kanilang mga export. Kaya because of that curtailment, nagkaroon ngayon ng parang feeling na, baka mahirapan ang pag-export ng Russia. So, all of these are perception. However, nagiging totoo kung yung pong mga traders ay talagang tinataasan nila dahil natatakot sila baka makat ang supply. So, ganyan-ganyan ang nangyari. At kaya naman, isa pa dyan, yung pong OPEC, nung nakita nila na parang humihina ang ekonomiya ng mundo, ang nangyari naman sa kanila, binawasan nila ang kanilang production. So, kagaya na nangyari nung isang araw, nag-cut sila ng 100,000 barrels every day. So, although it is symbolic, pero naka-apekto, bagaman at mas malaki ang epekto ng tinatawag nating slowdown sa Chinese economy at yung perception na bababa pa magkakaroon ng recession. Kaya, nagkaroon pa rin ng bahagyang pagbaba. Kaya, ang sinasabi ko nga, mas malamang ang pagbaba ng presyo ng langis, gasolina at ang kerosene next week. Pero malaki-laki pa rin yung hinahabol natin. Yung dating, kung iniisip nyo, babalik tayo sa 45 or 50 pesos kada liter sa diesel, ay medyo mahaba-haba pa po ang ating iintayin. Dahilan nga sa
Number one, yung supply na dati ay dumadaloy ay hindi po ganun karami. Dahil nga yung mga OPEC countries ay nag-cut. At number two, nandun pa rin yung hidwaan sa Ukraine at saka sa Russia. Kaya pagka ganyan ang sitwasyon, sabihin na natin, meron nagsasabi, kasi naman since 2008, umabot na rin naman ang 60 pesos ang gasolina. So ngayon, pag tinignan mo yung presyo ng gasolina, mga kababayan, na around 64, 65, halos gano'n na rin. What is 2008? Panahon ni GMA yun. How many years ago is that? That's 14 years ago, hindi ba? And yet, ang presyo ng gasolina, pareho. Kung ang inflation now is around 6%, pag nag-inflation ka ng annualized na mga 3%, dapat umabot na ng 100 yan eh. Pero bakit hindi? Because hindi naman po subject ang oil sa regular inflation rate. No? Meron tumataas, bumababa. Kaya meron sinasabi, bakit pagka nagtataas kayo, sobrang taas, pagka bumababa, pakonti-konti. Hindi po totoo yan. Hindi nyo lang pinapansin pag malaki ang rollback. Kasi kung totoo na laging mas mataas ang taas kaysa sa baba, baka umabot na ng 200 ang gasolina at saka diesel. Kasi laging mataas yung increase hindi nag-rollback. So, hindi, kailangan, nililinaw ko lang po para medyo nagkakaroon ng parehas na pagtingin. Sinasabi ko nga, way back in 2008, umabot na ng 60 pesos ang gasolina, 50 pesos ang diesel. Ngayon, sabihin na natin, mahal pa rin ang diesel ng mahigit na 20 pesos kesa noon. Pero tingnan naman natin ang value ng peso noon. Ang exchange rate at the time was only around 50 pesos to a dollar. Ngayon, 57. So mahigit pong 10% ang deterioration. Kaya, kumbaga, pag nilagay natin value for value, halos parehas lang. Pero maniwala kayo, ako naniniwala ako na yung presyong yan ay baka magkaroon ng pagtaas pagkatapos next week. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung perception ngayon ay baka makarecover yung ibang ekonomiya. Pangalawa, yung pong inflation na pinipilit na pababain ng US, ng pati tayo, tinaasan nilang interest. Baka ganon, baka sa ganyan ay mas manatili ang gusto, yung tinatawag na aggressive na economic stimulus. So, ang mangyayari yan, yung pong mga negosyante, kagaya na nangyayari po ngayon sa Pilipinas, buhay na ang ekonomiya. Kung buhay na ang ekonomiya, kagaya sa atin, matrafik. Pagka matrafik, ibig sabihin, talagang dumadami yung supply. Ibig sabihin lang, kaya ng motoristang magbayad, kaya ng industriya na i-absorb yung bagong presyo ng langis at gasolina. So, ako sa tingin ko, ang sabi nga ang ultimate test ng presyo ay the balance of supply and demand. What is a fair price? A fair price is whatever an interested buyer is willing to buy and an interested seller is willing to sell. So, magtatama po yan. At ang importante sa bawat pagbili mo ng langis na diesel ay ikaw ay may pakinabang. Ngayon, kung sa halimbawa sa transport sector, talagang umaray sila ng gusto, mga kababayan. At karamihan po sa kanila, yung iba huminto. Kaya nung huminto sila, ang ginawa naman ay nagkaroon ng balancing act. So, pagkasi hindi mo na kayang mag-sustain ng iyong pagpasada, titigil ka. Kaya, mga kababayan, ganyan ang laro ng langis, ng gasolina, ng oil. At later, pag-uusapan naman natin ang isang bagay na talagang gusto natin na pag-usapan.